Guys, pasakin na kami ng train papuntang dito. Parating na yung train. Space na lang. So, itong train na pasakin namin yung Space X. Hindi sa Space X, ha. Yung Space X, mas bago yun. Mas modern. Pero ito, maganda rin naman. Let's go. T-shirt lang ako tsaka to kasi baka mamaya bigla uminit, di ba? Kasi sobrang ko na lang to. Pero medyo makapal naman to suot ko. So, time check. Isulo. Paso ang hangin. Pag na 9 na. 9:06 na, guys. Papa, mama, Miko. Raya. Samoy daw, samoy, malamig. Ayun na, palapit na yung train. Satu. Ayun kayo, Spanico. Ha? Sumasay. Oo, makaya may abanda din na pumasok yung mga araw. Doon na kami, guys. Ito yung sa baba ko? Oo, sige. Mag-ginet dito sa loob. Mag-ginet. Alis agad. So, guys, ito kami sa loob, no? Medyo mainit mag-upad tayo ng tiyan. Kasi na mama, papa. Si Ide na sa likod. Ide! Hi! Ayan. So, guys, wala siyang table dun sa mismong harapan, no? Kasi ito lang yung ano, Space lang, hindi sa Space X. Yung Space X pero table sa harapan nyo. Pero kung titingnan nyo dito, meron siyang pwede iangat. So pwede mo siyang gawing table pa rin, pero nasa gilid lang siya. Dito doon sa iba na nasa ano to, bumaba ito. Sa ilan, ito to. Ay, ito tingin mo. Ay, iba natin tara yun. Tapos meron din siyang tapakan sa paa, guys, ito. Gusto mo mag-relap yan. Tapak mo yung paa na dyan. Na-adjust pa siya kung... Na-adjust? May ano naman siya. Pwede mas malapit. Pakita mo. Na-adjust mo siyang ganyan, mas malapit. Pwede mo siyang iangat yan. Pipilitin niyo lang itong may pito dito. Next one. We're going to Nico! Hello, Tomodachi! Another day, another vlog na naman tayo. If this is your first time here, welcome and I hope you will enjoy this video. Marami sa inyo ang hindi pa nakasubscribe and I will greatly appreciate if you subscribe to help me grow my channel and show you more of my adventures. Thank you, guys! So guys, no, nakita niyo yung table ko kanina. So kung magkataka kayo dito sa side ni Freya, walang table. Meron din po yan. So ito siya. Demonstration. Ayan. So may armrest at angat nyo lang. Tapos ayan. May maliit na kayong table. Lupet na. So solid na rin dito, guys. Maganda na rin yung train na to. Medyo pero may luma na rin yan. Pero pwede na. This is our first time going to the countryside of Japan. Initially, kami lang talaga nila Mama and Freya ang pupunta, pero buti na lang at may free time sila Papa and Hide to join us sa quick vacation na ito. We will be staying in Nico for 2 days and we are just excited gaya ng mga ibang trips namin sa ibang prefectures dito sa Japan. This is also a nice place to visit since malapit lang siya sa Tokyo and especially if you will be having your vacation dito sa Tokyo. It is a must-visit place that you can add to your itinerary. I just want to take this opportunity to thank you guys for continuously supporting my channel. I will have more Japan travel soon and sana ay makasama ko kayo sa mga next adventures ko. If you have a recommendation ng mga magandang puntahan pa, masarap na kainan or mga discount shops, please comment down below at share nyo na din ang experience nyo kung nakapag-travel na kayo dito sa Japan. Again, thank you at sana ay mag-enjoy kayo sa vlog ko na ito.
We're here at Nico! Guys, ito sa likod ko yung pinakabagong trend dito sa Japan, yung SpaceX. Sobrang ganda na ito sa loob. Kahit ako na tayo, pero sa video lang. Ngayon guys, ano yun? You can definitely have a day trip here instead of staying for more than a day. You have the option to ride the World Heritage Bus at pwede kayong kumuha ng Nico Pass since covered ito ng mga buses that going around the area. You can book through Klook or purchase through Tobo Tourist Information Center sa Asakusa 1 month prior to your travel. As for the train, as you can see kanina, you can choose between Spacia or SpaceX depende sa budget nyo. Paglabas niyo pa lang ng station ay bubungad na sa inyo ang Nico map at ang mga top destination spots dito. They also have a map guide that you can bring with you to help you navigate the area. That's also one of the coolest things when traveling to different parts of Japan. You can download UniVoice by scanning the QR code sa preferred language nyo and automatic na magtatranslate ito from Japanese language to your language. So very helpful since you will understand the history of this place. Okay, sobrang ganda ng lugar na to, parang old school, tapos sobrang lamig. Si Preya nag-light down na, hindi na niya kinahin lamig. Pero ako, kahit mag-ubod pa ako, lakapak eh. Hindi ako nag-ubod guys. Yung ganda dito. Pala siyang Baguio guys. Ay, ang ganda dyan no? May bundok siya doon. Ayun na, ito nakikita nyo lang. Yung natin guys. Ayun, may bundok. Maglabas na meron ngayon ganito. Sakura and Sweets Paradise 2024. Pero dito guys, mga pagkain. May mga lang kayo dito. Tapos may mga kung anong kung saan siya restaurant. Tumitan na po. Pwede kayong mag-scan ng QR code dito at manalo kayo ng mga ganito. Nag-scan ako kanina pero matagal mag-eat na gluten. Sara na. Guys, ito yung klima na gusto ko. Dito ako gusto maglakad kasi pag maingat ko na pawisan ako. We are heading guys sa unang destination namin which is Shinko Bridge at World Heritage kung saan makikita ang shrines and temples dito sa Nico. Grabe, lakas ng hangin at malamig din kaya medyo nakakahingal. As mentioned earlier, you can ride a bus to get to your destinations. Pwede din kayong mag-rent ng car or van, depende sa preference at need nyo. Kami, we decided to rent a car tomorrow para mas mabilis din kami makarating sa mga destination namin. I'll be posting our day 2 vlog next week, so wait nyo yun guys. Sobrang lapit nung ano guys, nung hotel sa Eki na station. Para mga 3 minutes walk lang. Sobrang lapit. Ayan, Nico Station. Nico Station Hotel to. Si Papa'y namili nito. Kasi ito yung malapit sa Eki. Ayan siya. Ay, yung breakfast. May breakfast sila. Ito yung breakfast area guys. Kaya sila tayo sa Nico Station Hotel. Kasi yung hotel doon eh. Hotel ko ba? Ni Bangkan Doramashi Marimas. Hahaha.
Oh, di naman. Oh my God, Jackson na busog. Ayun guys, malapit rin sa train. Baka pag nakita niya sa Agoda. So yan. So guys, nakita niyo naman kapag ganda dito sa Nico. Kailangan minsan kayo mag-relax sa trabaho dahil makikita niyo ang ganda ng Japan dito. Woo! So guys, itong Nico kasi lagi itong pinagpipiltripan ng mga bata, yung mga grade school, minsan may mga high school pa nga, pero karamihan talaga grade school. Kasi papa nung kabataan niya dito nakapag-field trip, siya si Hidenori, sina namin nakapag-field trip na rin dito. So, ako, si Mama, tsaka si Preya, kami tatlo pa hindi nakakapunta dito. Ngingal ako, sorry. Ang lamig kasi. Ang pataas. Pataas siya, guys. Hindi lang halata, pero pataas siya. Ang lamig kasi. Yung hangin. Parang may pagkatagaytay feels, bagyo feels dito, guys. So, lamig so, pa. So, lang. Pili ko sa lamig pa. Oo, sa lamig pa. Pero yung, kumbaga yung ambience. Ayan o. Ayan, may capsule hotel guys. Hotel Famitik Nico. Ako mo, magkaramin tayo mamaya. So guys, yung mga nakikita namin dito, pwede yung take note kung magpunta kayo dito tapos maghanap kayo ng hotel. Marion Crepe. Sabi lang. Ako mo, may magkikrepe dito. Marion Crepe. Hindi yung nakita natin sa San Bear. Sa Harajuku. Marion Crepe. Ayan, pwede mag-rent. Nico Kimono. May nahuhuling hapon. Iisip mo na ako. Lamig. Hala ko, gusto ko dito. Oo, gusto ko dito. Ang galing ko pati eh. Tapa ko eh. Ah, may free wifi guys dito sa store na to. Akinoya. Ah, City Hall nila guys. Former City Hall Memorial Park. Ayan. Guys, so ulit itong nasa likod ko. Pinakasikat na bridge to San Nico. Dito na kumukuha yung mga tourist na magandang kuha. Sulit! This is Shinko Bridge or Sacred Bridge, which is located sa entrance papasok sa shrines ng Nico. Maganda siya in person, and if you want to stand sa mismong bridge, you have to pay 300 yen. So, great deal na din siya, especially if gusto nyo mag-photoshoot. Ayun, so guys, galing tayo sa baba kanina at ngayon paakyat tayo ng hagdan. Mukhang, ilang stairs to? 3,550. Saan ako yung dito na yun? Wala lang. Kala nga na wala cellphone niya. Hagdan. Siyempre, pag nagka-hagdan, dapat A New Balance NB327 yan guys. So yun guys, no, nakaka 1,000,000 na kami. 1,000,000 hagdan, 2,000,000 plus pa. Pero malamig kasi kaya kaya. Malamig kasi kaya kaya. So guys, alam nyo ba na itong temple na to ay registered by UNESCO World Heritage Site in 1999. Alam nyo ba yun? The complex consists of 103 buildings and structures including surrounding ruins and relics from the Shinto shrine. So, diba? Magandang kaalaman yan. Nico to Shogu.
Iniko put acaran chincha. Selas na Buddhist temple. Rinoji. Diba o? Oh. Ano yun? Hindi ko ginugle yan, guys. Alam ko lang talaga yung mga yan. Cherry blossom pa dito. Full bloom pa, guys. Ganda. Ito siya, guys. Hondo Main Hall. Laking bell. Nasaan pa doon? Sa likod. So guys, itong kinatatayuan natin ngayon, yung elevation na ito, kasing taas siya ng Tokyo Skytree. Ganun siya. Ilang floors yung Tokyo Skytree? 3 floors? 200 plus floors. So ganun siya kataas. Guys, so parang nasa parang banda. Ito, ito. Nine meters high itong granite torii gate. So, mga torii gate, guys, iba-iba din silang mga materials like sa Imperial Palace, may wood torii gate dun. Ito naman yung kasing laki ng Skytree and sabi ni Papa hanggang baba to, kaya dito sa peso namin ay di siya mukhang mataas since nasa taas kami or itong mismong area ay mataas gaya ng pinakita ko sa inyo kanina. Ayan, picture si Mama and si Papa, photographer. Ito ang pinaka-foundation niya, kaya matibay siya at tinatawag tong 5-storied pagoda or Gojunoto. Pwede kayong pumasok and may entrance fee siya. Sobrang ganda at grabe yung attention to detail. So guys, itong pila sa likod ko is yung pila ng ticket para makapasok tayo sa Toshogu and Toshogu Museum. So 1,600 yen per head po siya. We have our tickets. So papasok na tayo sa loob ng temple. And siguro, guys, ito yung gold. Golden temple. Hi guys, so temple. Upon entering, guys, pwede kaming magbayad for audio guide and available sa different languages para mas ma-feel nyo yung tour dito at maintindihan nyo yung history ng shrine at museum dito. Kami, di na kami nag-avail since si Papa ang tumayong tourist guide namin. 500 yen for one and 1,000 yen for 3 persons ang pag-rent ng audio guide. Kung ayaw nyo ng audio guide at mas gusto nyo lang mag-sightseeing, lahat naman dito ay may guide at description in English, kaya okay na okay din. Gaya nito. Ito naman ang Japanese umbrella pine
And ang puno na to, guys, is approximately 400 years. If you watch the Shogun series, guys, matutuwa kayo dito at magandang destination to for Shogun fans since dito nyo makikita ang Toshogu Shrine, which I mentioned earlier. Ito, guys, sinatawag siyang Sacred Stable naman since this was home to the horse na sinakyan Lord Tokugawa during Battle of Sekigahara, which is connected sa storyline ng Shogun. This was a really interesting and fun experience. Kaya isa din tong field trip destination sa mga students dito sa Japan. Ayan, pwede kayo bumili dito, guys. Ayan, mga lucky charm. Good luck. Ayan. Malagay yung descriptions mo ano siya. Pwede kayo bumili. At paakyat na kami sa Toshogu Shrine. If gusto nyo magpa-picture dito in front of the shrine, pwede, and may fee na 1,500 yen. Pwede nyo iuwi sa bahay, Omikoji. Ayan siya. Ito, bawal-hawakan. So, ang ganda dito, guys, kasi may mga English description siya. Hindi na kayo mahihirap ang itindihin kung ano siya. Especially sa tourists. At yun nga, yung kanina pinakita niya po, may audio guide nga. Kung gusto niyo, magbayad nga lang kayo. Pero, kumbaga, at least magkaroon kayo ng idea. Nikko is also known as one of the fall foliage spots. So if favorite nyo ang autumn season, then mas okay na mag-visit kayo from October to November. You can also check Japan's fall foliage forecast para makapunta kayo dito during its peak autumn season. Yan, guys, Chinese gate, Karamon ang tawag dito sa gate na to, sa entrance. Ayan. Meron din dito. Amazing. Ito yung kanina ang pinasukan natin. So kahit yun, kung titignan nyo, guys, sobrang detail. Ayun, kita nyo. Grabe, no? Amazing. Super detail ng mga shrine dito.
Guys, masakit. Maganda ulo siya. Ay, kawain. Ayan guys, pwede kayo kumuha para makita nyo yung laki nyo. Tuan is the Sacred Dance Hall or Kagu-raden. So, yan. So, yung mga dance performance dati guys, dyan siya. Ayan, may gortina. Dyan siya. Ayan. Ah, dito yung sleeping cat. So, pwede nga po mag-enter ng shrine, pero kailangan nakapaka. Saan tayo? Ito, sleeping cat. Sleeping cat. Sa ending to guys. Sa loto. 647. Ano ibig sabihin yan? So guys, gaya nga nasabi ko na feeling ko swerte. So ito nakuha natin number 46. Bihirang makuha tong number na to dun. Kasi laging hanggang 45 lang. So special number. Anong siya? Medyo nakadikit siya, bubuksan natin. Ayan. Yun na. Ngayon, babasahin na natin kung ano yung Miyoshi. I made the false arrogant man. Don't leave it alone. Deceive, deceive. Ito. Ay, sabihin na. Hindi ko alam. Ay, sabihin, guys. Ito naman. Ay, di, wala yan. Ito, toto. Yan na, dyan ka na. Sa ano. Ay, pag ganito ba dapat? Pag ganyan? Ayan. Nakikita niya ba, guys? Ayan, tatranslate siya. So guys, kaya yung sabi ko kanina dahil feeling ko siya ako malas yung lumabas kaya ito pa rin natin siya dito. Hindi, ganun yun. Kaya ako feeling swerte kanina kasi in-accept ko lahat ng kamalasan ngayon para ilabas dito. Tapos iiwan ko dito ngayon yung kamalasan. Yakan na. O diba? Swerte na ako. Kasi yung mga malas ko. Ah, ayun. Ayun siya, guys. Sleeping siya. Sleeping cat. Sakashitamon Gate. Ito pataas siya. More lakad. Sobrang taas, guys. Stone steps siya, guys. Good luck. Good luck sa'yo. Good luck. Kaya mo? Oo. Tara na. Kaya na, naka 1.5 tayo dun eh. 1.5 million steps. Kaya ba? Wala ako. Pagod siya, guys. Kaya na, last na. Last stretch. Go!
Inner Shrine Pagoda. Ah, pagoda rin to. Pagoda talaga. Ay, Lord Tokugawa is buried beneath the pagoda. So, sa ilalim niya siya nakalibing. Amazing. Pinagtuguran ko ito. Umakit ako ng 1 million steps. Kilala ka na. Nakapasok kami dun guys sa loob ng main shrine nila. Kaso di na kami nakapag-video kasi bawal and kailangan ho ba rin yung sapatos nyo bago kayo pumasok po. So lahat dun nakamedyas. Ang ganda dun kasi kitang-kita mo talaga yung pagkaka-structure nung bawat corner nung mismong shrine na yun. And pure gold siya. So kaya isa-isa gusto ako pure gold. So ayun guys, so na-explore natin yung buong Toshogu Shrine and Museum. So now, of course, after ng gala, alam mo na susunod, yummy, yummy, tummy, tummy, kakain na tayo. So guys, ayun. Si Freya, naiiwan niya yung cellphone niya doon sa waiting shed. Tapos nakalakad na kami ng konti, buti naalala niya. Nakacharge kasi siya sa power bank. Ayan. Pagod na pagod, tinakbo niya. So, ayun, di ba? Kita niyo? Mga ano yun, mga more than 5 minutes na kaming nakalakad. Pero andun, wala na dun yung phone niya. Pero may nakakita kasi mga foreigners din, parang mga taga-Europe ata sila, isang grupo sila. So wala, thank you po sa inyo. Pagpingin nila, sabi ko, naganap na ako agad. Yung babae, tinawag na ako. Sabi niya, binigay ko na dun sa guard. Sabi, the one that's working here, siya, nasa ako. Parang dinanap namin, mga siguro mga 1 minute namin, tingin-tingin kami. Sabi ko, thank you na ako kasi syempre nakapakan na kayong convenience. Ayun. Tapos magpunta ko agad sa guard, sakit ako agad yung cellphone ko nandun. Binigay agad sa akin. Binigay agad. Buti tinanong kung ano wala. Hindi na ako tatanungin eh. Wala na, binigay niya na. Ayun. Nasa ako na nakaintindi ng English yung guard. Sabi ko, I'm looking for my cellphone. Ayun guys, diba kita nyo, sobrang solid dito. Kahit may nawawala, nababalik pa rin agad. Diba? Kahit saglitan lang. So sana ano natin to. Magaya natin itong traits na to sa Pilipinas. Hindi, kasi kumbaga hindi naman siya Japanese eh. Kumbaga ibang lahi siya. Pero, di ba, yung mga gano'n. Kumbaga mga mabuting tao, di lang naman sa Japanese citizen. Yeah. Pero, yun. Yeah. Thank you, shoutout. Shoutout sa grupo na yan. To. Wala mo, panood mo. If you're watching this, yo, thank you. Thank you. Okay. Pagkatating doon ni Fredo, sabi sa kanya. Siguro ako sa Pilipinas, wala na. Hindi lang ako maaasa. So guys, ayun ang meron maraming kainan dito around sa Eki. Sa may station ng naman to. Nico, Tobo Nico. Sa station ng Tobo Nico. Paglabas nyo maraming kainan. Ay, bibili sila pa. Ay. Maalat. Ito yung gusto mo maalat. Ito yung gusto mo maalat. Ito maalat. May asin na. Maalat yung labas na. Pero matamis yung loob na. Maalat yung labas. Matamis yung loob. Pwede. Alat. Good and salty siya. So guys, ayan, dito tayo sa may bandang Eki na dito tayo maghahanap ng mga kainan. So ito yung mga possible na mga restaurants na kakainan natin, yung tatlong yan. Kaya tingnan natin. Ayan, may kare. Ayan pa lang, daming option eh. Dito tayo kakain sa restaurant. Ano pangalan na ito? Masta!
Halikat, so doon tayo, siyempre. Rishi. Tadakimasu. So guys, tapos na tayo kumain ah. Parang lunch natin no? Pero alas 12 na nakahapon. Pa-check-in na rin tayo sa hotel. Pero dahil muna tayo, may supermarket dito malapit sa may hotel. Dito tayo na makakain natin later. At drink, syempre. Dito ng cherry blossoms. Multicolor siya. Mas maganda ka. Mix nga siya, ma. Mix siya. Kakaiba. Ngayon nakakita ng ganyan. Mix. Ito, kakaiba siya guys. Mix color yung may sakura. Puti tsaka pink. Ano? Oh, pwede na yun. So, pwede na video, tami bebo. Hindi ba yung strawberry yung lobe yan? Hindi, chocolate. Bili ka. Dalawa? Isa lang? Dalawa. Ay, dalawa na. Ay, di blue? What's this? Ayun yata yung vinegar. So, ha? Try natin. Kung ayaw, kung di masarap, pwede sa'yo na yan. Yes, plano ko na talaga magtindahan dito. Yung paborito kong parang uwi siya. May tingin-tingin na siya. Solid. Okay, so check-in time. Dito tayo mag-buffet breakfast bukas. Tapos may welcome drinks na dito. Coffee. Kaya si Priya tinira na kagad ng coffee. Mami guys. Sa Apo Hotel. Apo Hotel. So, there you have it guys. Hope you enjoyed this vlog. Please like and subscribe to see more of my future uploads. Mata ne!